sa ating pagkababag, sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, kaaya-ayang nila. Ipan ninyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na yon, nang makarating sa Paraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, "Bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Di wala nang maglilingkod sa atin." Ipinahanda ng Paraon ang kanyang mga karwaheng pandigma at ang kanyang mga kawal. Ang dala niya ay 400 piling karwaheng pandigma, kasama rin ang lahat ng karwahe sa buong Ehipto. Bawat isa ay may sakay na punong kawal. Ang Paraon ay pinagmatigas ng Panginoon at hinabol niya ang mga Israelita na nooy naglalakbay na sa pamamatnubay niya. Hinabol nga sila ng mga Ehipsyo, ng mga kawal ng Paraon, sakay ng kanilang karwahe. Inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat, malapit sa Pi-Hahiroth sa tapat ng Baal-Zephon. Pinagharian ng matinding takot ang mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Paraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila sa Panginoon. Sinabi nila kay Moises, "Wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto? Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inialis mo kami sa Ehipto. Tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis ay sinabi na namin sa iyo na ganito ang aming sasapitin? Sinabi na namin sa iyo na huwag kaming pakialaman at pabayaan mo kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo
sapagkat ibig pa namin ang manatiling alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ng Panginoon. Hindi na ninyo makikita uli ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ng Panginoon. Wala kayong gagawing anuman. Sinabi ng Panginoon kay Moises, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kong pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon ko sila lilipulin, pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Ang Panginooy ating ngayong awitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo, kawal ng kaaway, sa pusod ng dagat, lahat na tabunan. Ako'y pinalakas, niya't pinatatag. Siya ang sa akin nagkupkop, nag-ingat. Diyos ng magulang ko, aking manliligtas. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Siya'y mandirigma na walang kapantay. Panginooy kanyang pangalan, na ang mga kawal ng paraon sa dagat ng mga tambo ay mga sisulong. Ang lahat ng ito ay kanyang nilunod, pati na sasakyay kanyang pinalubog. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Sila'y natabunan ng alon sa dagat. Tulad nila'y batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad. Walang ang katulad, walang kasing lakas. Sa isang hampas mo, kaaway ng alat. Nangadurog man din sa iyong mga palad. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng ilang eskriba at pariseyo kay Jesus, Guro, maaari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit? Sumagot si Jesus, Lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda ngunit walang ipakikita sa inyo maliban sa palatandaang inilalarawan
ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing nasa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hama kay Jonas ang naririto. Sa araw na iyon, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito. Hahatulan ng kaparusahan sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hama kay Solomon ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po sa ating mga online viewers. Umaattend ng misa sa pamamagitan ng ating mga online means. Ayan po. Sa ating mga pagbasa po ngayon, isang sinasabi sa atin siguro, tunay na may mga tao sa buhay natin na kahit anong gawin natin ay parang hindi sapat sa kanila. Palaging may pagkukulang tayo. Hindi po ba nakakainis yung ganun? Kahit na anong gawin natin, kulang at hindi sapat sa mata ng iba. Ganito po yung mga eskriba at pariseyo kay Jesus. Ang dami na nilang narinig na mabubuting bagay tungkol kay Jesus. Ang dami na nilang nakitang mabubuting ginawa ni Jesus. Pero kulang pa rin sa kanila ang lahat ng iyon. Kulang pa rin ang kanilang naririnig at nakikita na ginagawa ng ating poong Jesus. Ang hiling pa nga nila sa Ebanghelyo, Guro, maaari po bang magpakita kayo ng tanda mula sa langit? Parang sinasabi nila, hindi pa kami tunay na maniniwala sa iyo hanggat hindi mo ito ginagawa. Hindi ba minsan ganun tayo bilang mga naniniwala sa Diyos, bilang mananampalataya? Minsan sinasabi natin sa Panginoon, Panginoon, hindi ako tunay na maniniwala pa sa iyo hanggat hindi mo ito ginagawa sa buhay ko, hanggat hindi mo ito binibigay sa buhay ko, hanggat hindi mo tinutupad yung aking hiling, hindi pa ako lubos na maniniwala sa iyo. Anong sinasabi ng ganitong pananaw sa atin? Yung ganitong pananaw ay hindi nagpapakita ng kakulangan ng Diyos. Bagkus, ito ay nagpapakita ng kakulangan natin. Kakulangan natin ng pananampalataya sa Diyos. Mga kapatid, tandaan natin, yung pananampalataya hindi nadadagdagan, hindi lumalago at hindi nabubuo ng dahil lamang sa pagtugon ng Diyos sa ating mga hiling. Yung ating pananampalataya ay lumalago, nabubuo at nadadagdagan sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng pagtitiwala sa Diyos, sa Kanyang salita at pangako, lalo na sa mga panahon na tayo ay nahihirapan. Mga kapatid, hindi nakadepende yung ating pananampalataya sa pagbibigay lamang ng Diyos. Na kapag walang binigay yung Diyos, wala na rin tayong pananampalataya. Ang pananampalataya ay patuloy na lumalago kapag patuloy tayong nagtitiwala kahit tila baga hindi sinasagot ng Diyos yung ating mga hiling. Nagtitiwala at patuloy tayong naniniwala kahit parang hindi sinasagot ng Panginoon yung ating hiling. Nandun pa rin yung pagtitiwala na baka hindi pa panahon o kaya naman may ibang paraan yung Diyos na ibibigay para sa atin. Akala lang natin minsan wala siyang ginagawa, pero kapag babalikan natin yung ating mga buhay, mga kapatid, sa panahon na nahihirapan tayo, ang dami palang mga tulong na pinadala na yung Panginoon para tayo ay makaahon sa ating mga pinagdaraanan. Akala natin hindi tayo sinagot ng Diyos, ngunit ang Diyos pala ay sumagot sa ibang mga paraan. Sa paraan na
best para sa atin. Ngayon ang imbitasyon ng Diyos, huwag nang maghintay ng kakaiba pang mga tanda bago tayo tunay na maniwala sa Kanya. Napakinggan po natin sa Ebanghelyo, nawa matularan natin yung reyna ng timog. Ano pong ginawa ng reyna ng timog? Siya ay nanggaling sa dulo ng daigdig upang mapakinggan lamang ang karunungan ni Solomon. Ngayon, naririnig natin sa salita ng Diyos ang higit pang karunungan kaysa kay Solomon. Hindi na natin kailangang magbiyahe ng malayo. Very available ang karunungan ng Diyos na tutulong sa atin sa ating mga buhay. Magbibigay ng direksyon. Nasa simbahan, maaring nasa bahay din natin, sa ating mga Biblia, napakalapit ng Diyos sa atin. Kung minsan lamang tayo ay lumalayo sa Kanya, tayo ang nagsasarado ng ating mga puso. Kaya hindi tayo lubos na matulungan ng Diyos sa ating mga buhay. Mga kapatid, yung tulong at grasya ng Panginoon palaging nariyan, malapit sa atin. Nawa, mabuksan natin yung ating mga sarili upang patuloy tayong mabago at patuloy tayong mapalago ng Poong Jesus Nazareno sa ating mga buhay. Amen. Tumayo pang lahat. Minamahal ko mga kapatid, natuklasan ni Jonas na walang makakatakas sa Panginoon. Idalangin natin sa Diyos Ama na bigyan tayo ng biyayang makakapagbagong buhay at matatag na manalig kay Kristo na tumatawag sa atin sa pagbabalik loob. Ang ating itugon, Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang simbahan, naway ipahayag ng walang kapaguran ang mensahe ng Diyos ng pagbabalik loob sa mga naghahanap sa Panginoon ng may malinis na puso. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Tulad ng mga mamamayan ng Ninibe, naway ating itakwil ang masamang pag-uugali at humarap tayo sa Diyos ng may mababang kalooban at nagsisising espiritu. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga pamilya at mga komunidad, naway maghangad ng kapayapaan, pagkakaisa at pagkakasundo. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kasiguruhan at pag-ibig mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga tapat na yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ama ng lahat, ibinigay mo sa amin ang tanda ni Jonas upang masalamin ang pagdating ng iyong anak. Pinakasa mo sa mula pa noon una ang kanyang muling pagkabuhay. Isama mo kami sa Kanya magpakailanman. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama.
balak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinag-uutos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantong ng tanan. Tanggapin mo ang ginanap namin ngayon sa iyong ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magamit ng karagdagang mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at na mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupunaw ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo
para maglingkod sa iyo, isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
kalampasan. Takong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating parish-wide formation bukas, Martes, July 25, 2023 sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita ay si Reverend Monsignor Andres S. Valera, Parish Priest, Santo Niño Parish, Meycauayan, Bulacan, Diocese of Malolos. Patuloy pa rin pong pinapalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards tulad ng pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At gawin mo kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa